parang ang boring ata. Hmm? Alam mo ba kung anong gusto kong gawin? Ano? Alam mo naman siguro, di ba? Ano nga? Hindi mo talaga alam? Gusto kong mag-iyot. Uy! Are you stupid or something? Iyot means eat and win and mag-travel. Pero teka, parang may kulang. Di ba walang dash cam yung sasakyan mo? Well, sinabi mo pa. Dahil dyan, pinalalan tayo ng Didi Pie ng kanilang pinakabagong dash cam, which is ang Didi Pie C40. Didi Pie? Di ba yan yung number one brand sa China pagdating sa mga dash cam dahil sa maganda yung kanilang image and video quality? Yes, love. Tama ka dyan. Kaya naman tinanggap ko talaga dahil nga kailangan na kailangan natin sa ating kotse. Pero teka nga, ano ba kasing pinagkaiba nito compared sa ibang dashcam? Magandang tanong ha. Meron siyang 24-hour parking protector. As in, 24 hours? Yes, kahit na nakapatay na ang sasakyan, ay gumagana pa rin ang dashcam na to. Eh, kumusta naman yung storage niya? Hindi ba basta-basta napupuno yan? Well, love, meron din siyang D2 Safe Storage Technology. In case nagka-error yung ating SD card, is that meron siyang non-flash. So dito, mapupunta ang mga files, tapos ilalagay niya ulit sa ating SD card kapag napalitan na natin ang ating SD card. Wow! So talagang secure na secure talaga ang mga files mo. Walang takas ang ebidensya. Eh, paano naman yan? Harapan lang naman yung nakaklaro dyan eh. Kahit na 24 hours siyang nakatunganga dyan, wala siyang makikita. Well, dyan ka nagkakamali, love, dahil nga ito ay dual channel dashcam. So meron siyang pangharapan at meron din siyang panglikuran. So dalawang camera ang nandito sa halagang 5,000 pesos lang. Wow! 5,000 pesos tapos may dalawa ka ng camera? Kaya naman kung ikaw ay nagbabalak na bumili ito o di kayo naman interesado ka sa gadget na to, well, definitely watch this full video para malaman ninyo kung ano pang mga ibubuga ng Didi Pie C40. Kaya naman guys, kung na-surprise na kayo, huwag na natin patagalin to. Buksan na natin in 3, 2, 1. Let's go! Guys, I'm JP. And I'm Christine. And this is JTeen TV. So ngayon guys, dito muna tayo sa packaging ng ating dashcam. So ngayon naman guys, tingnan naman natin ang mismong loob ng Didi Pie C40. So una guys, meron tayong dalawang maliliit na box. At ito ang C40. At ito naman ang pangalawa, which is ang RC1, which is ang kanyang rear camera. Ngayon, unahin muna natin itong si Z40 na box. Ayan, open natin. So makikita natin guys yung mismong dashcam na or yung kanyang front cam. Mamaya na natin tatalakayin kung ano pa nga ba ang meron sa dash cam na to. So dito naman sa ibaba guys, nandito ang kanyang paperwork, yung kanyang sticker, ayan, clear siya. And of course, yung kanilang spare na 3M adhesive tape. Also guys, kung hindi nyo nakita kanina, eto nga pala ang kanyang bracket, which is nakalagay na mismo sa kanyang mismong dash cam. Pagkatapos ng lahat ng yan, nandito ang kanyang power cable, kanyang installation tool. At panghuli naman ay ang kanyang car charger. Ngayon guys, tingnan naman natin ang laman ng kanyang rear camera. So una guys, nandito ang kanyang 360 na rear camera. And of course, sinundan naman ito ng kanyang rear camera cable. So guys, ito ang gagamitin natin kapag i-coconnect natin siya sa front camera para mag-connect silang dalawa. So meron connection. So you know. Nice. So, yun lang guys. So far, ay makikita natin sa both box ng Z40 at ng kanyang RC1. So, ngayon, dito naman tayo sa build quality ng Didi Pie C40. So, kung makikita natin guys, meron na siyang screen dito sa kanyang harapan. At sa baba naman ito ay ang kanyang brand na nakalagay na Didi Pie. So, ang screen niya nga pala is ang 2-inch IPS display. At of course, yung apat na button dyan ay pwedeng-pwedeng yung gamitin para ma-access yung kanyang settings, mic, at yung kanyang lock na nagsisilbing power button na rin. So gamit na gamit itong mga buttons ito para mag-navigate sa kanyang interface, pero meron din siyang app na Didi Pie para mas easy ang ating paggamit dito sa mismong dashcam na to. So ngayon, dito sa kanya itaas guys, makikita natin na napapalibutan siya ng kanyang speaker grills. Nandito rin makikita natin ang kanyang charging port at isa pang port kung saan natin isasaksak yung pangalawang camera ng camera na to. Yes guys! Para mag-work sila simultaneously and of course, sabay rin yung nakukuha nilang footage. Take note lang po na ang kanyang rear camera ay magagamit lang natin kapag i-coconnect natin dito. So hindi natin siya magagamit kung siya lang. Ngayon, dito naman sa kabilang side guys, makikita natin yung kanyang micro SD card slot. So dito niya papasok yung kanyang micro SD card na aabot hanggang 128 gig. Now kung makita ninyo dito guys, saan ba ang kanyang camera?
Well, andito siya sa may ibaba. So kung makikita ninyo guys, pwede natin siyang i-tilt ng about 30 to 40 degrees. And para sa akin ay malaking adjustment na to kapag nakalagay na siya sa mismong salamin ng inyong sasakyan. Para sa akin guys, okay na to. Yes, perfect lang yung angle niya at enough lang din para makita yung whole coverage sa harapan ng sasakyan niyo. Which is 140 degrees and para sa akin, napaka-wide nun. So dito sa likod guys, makikita natin tong parang adjacent angle dito. Diyan may lalagay yung kanyang tape mount bracket para yun yung ididikit mo sa sasakyan at the same time, makukuha mo pa rin si dashcam. Pero kung makikita ninyo guys, napakadali na talagang ilagay at tanggalin ng dashcam na to kapag nakalagay na ang mismong bracket doon sa inyong mga sasakyan. So, speaking of the overall design, masasabi namin na very sleek and of course, napaka-lightweight ng dashcam na to. Yes guys, napaka-light lang. So, hindi talaga ako makarelate dito no? Kasi malaki yung akin. What? Paano masabi? No, kung makikita naman ninyo ang camera ng RC1 o di ka naman yung rear camera, ay napakasaktuhan lang naman pagdating sa build quality. Hindi siya masyadong mamahalin o di ko naman parang plasticky lang yung kanyang dating. Pero, as you can see here guys, pwede natin siyang baliktarin. So, aabot siya ng 360 degrees. O di ka naman, pwede natin siyang ikot-ikutin kung saan natin gustong itutok ang mismong camera ng RC1. So, para sa amin guys, okay na talaga ang design and build quality ng dalawang cameras na to. So, kung napansin ninyo guys, wala dito sa amin yan kasi nga nakadikit na doon sa aming sasakyan. And no choice na kaming tanggalin. Kasi nga, napakadikit talaga ng 3M adhesive. Parang si Lavi lang. Ang dikit-dikit mo naman. Di wow. Stop it. Get some help. Overall, okay na siya para sa amin. At para sa amin, napaka-premium and of course, unique talaga siya compared sa mga dashcam na nakita na namin noon. Yes guys, walang sinabi yung mga traditional dashcam dito sa dashcam na to. Kaya naman kung yan lang naman ang hanap mo, well definitely, this one is good to go. Yes! Ngayon, magpunta na tayo sa mismong camera performance na meron si Didi Pal. Ang dashcam nga pala na to ay powered na ng RealCube Image Technology. It means na mas improve na kung ano man ang nakukuha ng dashcam na to compared sa ibang dashcam. Mas high na yung kanyang resolution at mas arrange na yung kanyang pixels. Na pagdating naman sa specs, ito ay merong 5MP Sony IMX335 sensor na aabot ng 1944p pagdating sa kanyang video quality. Ang kanyang rear naman, which is ang RC1, ay aabot ng 1080p. At tinest namin siya, kung makikita nyo, napakaganda talaga ng kanyang frame, ng kanyang resolution, at kahit na medyo maliwanag talaga sa labas, ay talagang kuhang-kuha at talagang clear pa rin yung visuals na makikita nyo dito sa dashcam na to. Based dito sa aming test, abay hindi masyadong maliwanag yung araw noon, medyo makulimlim at medyo maulan. Pero as you can see, okay na okay pa rin ang quality na binibigay ng dashcam na to. Mapa-front or mapa-back, abay napaka-okay talaga ng kanyang video quality kapag titingnan natin sa ating mga smartphones kapag na-download na natin. Which is pag-uusapan natin ngayon sa kanyang app. Hindi katulad ng ibang dashcam, si Didi Pal Z40 ay meron ng sariling app. It means guys na pwede mo siyang ma-view real-time o di naman kaya kapag na-stop ka sa traffic ay tingnan mo lang ang inyong mga videos na nakuha. Another thing na sinabi nila ay pwede mo rin ada ng filters and even music yung inyong mga videos. Yun guys, ay mangyayari lamang kapag na-download na ninyo yung mismong footage na nakuha ninyo using the Didi Pal Z40. Also, madadownload din natin ang Didi Pal app mismo sa App Store and Play Store. So, okay na okay talaga to. Napaka-convenient kasi nga yung ibang dashcam need mo pang i-download sa computer o di naman kaya need pa talaga i-export para makuha mo yung iyong footage. So, napaka-hassle. Pero ito, kung gusto mo lang naman mga stock o di naman kaya makita agad-agad kung ano nga bang nangyari sa araw mo, well, you can view it using its app. Yes guys, kaya naman kapag ikaw ay nakasunod ng magandang babae o di ka naman sexy, well, definitely okay na okay at mababalikan mo agad dito sa app na to. Wow, ha? Talaga? Hilig mo? Neat. Yeah, boy. Now, in terms of security guys, which I think isa talaga sa pinakarason kung bakit tayo bumibili ng dashcam, well, talaga namang pack na pack itong si Didi Pal Z40. Kasi nga meron siyang G-sensor which is ginagamit niya na mag-detect o di naman kaya talagang mag-notify sa'yo kapag ka may naganap na collision o di naman kaya malapit ka ng makabangga. Oh, so nandito na sa kanyang app, meron nakalagay na emergency folder. So dun automatically malalagay yung mga 10 seconds video katapos mangyari nung collision. Yes guys, kaya naman talagang makikip track at talagang madali mong mahahanap kung saan nga ba o ano nga ba talaga yung nangyari
doon sa naganap na aksidente kung meron man. So, mas madali mo makikita yung mga evidences na kailangan mo. Kaya naman, in terms of security, I can assure you guys na makukuha nyo ang yung mga insurance claim in kaso lang may mangyaring hindi maganda. So, ganun kaganda si DDPI C40. Now, Wi-Fi supported na si DDPI C40, kaya naman easy lang i-connect yung mga app niya dito sa device na to. Also guys, meron din siyang GPS, kaya naman makikita nyo agad-agad ang exact location kung saan nga ba ang camera or kung saan kayo nung nangyari ang isang insidente. Now, para sa akin guys, perfect na talaga ang dashcam na to dahil nga sa kanyang app, pwede natin ma-view yung kanyang rear camera and front camera. Kung ano mang gusto natin sa kanyang dalawa, ay pwede natin ma-view agad-agad. Also guys, nandito rin sa kanyang app, meron siyang feature na tinatawag na Sense Reality 2.0 kung saan nakalagay dito ang kanyang speedometer, GeForce, altitude, and also ang kanyang GPS. O diba, kompleto recovers ka na dito sa app na to. Kailang mag-feeling rider ka kapag ka nakasakay ka sa sasakyan mo at ginamit mo yung effect na yon. Ngayon, dito naman tayo sa mismong battery ng dashcam na to. So, eto guys, ay merong super capacitor with built-in IPS power management. So, mas maganda pa to guys compared sa lithium battery. Wow! And because of this guys, kaya niyang mag-work even into hot or cold environments. Kaya naman, hindi ka mag-worry kung baka madamage siya kasi sobrang init ng panahon o hindi naman kaya madamage siya kasi sobrang lakas na yung aircon. Diba? Ganyan kasulit si DDPI C40. Kaya naman guys, sa mga nagbabalak na bumili talaga ng dashcam, well, I think wala na kayong hahanapin pa dito sa 5,000 PHP na dashcam na ino-offer ni DDPI. Yes, love. And also, gabi na ngayon. Kaya naman, ipabalik ko na to sa mismong car. And tatapusin na natin ang review. Dahil nga, para sa amin guys, sulit na talaga si DDPI Z40 para sa amin. Kaya naman, sa mga nagbabalak mag-iyot dyan, kaya na sa amin ni JP, eat and win and travel, talagang no worries kayo kapag ka ito ang dashcam nyo dahil super protected na at the same time, sulit na. So that's pretty much it for this review. If you like this video, please like this video by tapping that like button. And also, subscribe na sa amin channel dahil nga meron kaming 50,000 subscribers phone giveaway. And of course, sa mga nagbabalak na bumili ng dashcam na to, will please click the link in our description box. So that's it, I'm JP. And I'm Christine. And this is JTTV. Thank you for watching. And God bless. Bye-bye. Bye.